how was the songwriting process like for you? Did you ask them? Did you ask everyone? Kung, for this one? For Gento. Opo, ano, meron din may process po yun. Kware, let's say nakagawa ko. Tapos madidinig nila, uy, mag-add ka ng ganito something, may madidinig ka mga kumilaga. Siyempre, pinapakinggan ko rin po yan. Pero, most importantly, kailangan po laging yung kware, let's say, meron pong timbre kasi yung mga boses ng mga tao eh. And for me, eto, kaya ako ginagawang ganun. Kasi nakikita ko yung strength nila doon. Kaya ako po ginagawang ganun. And even Ken, kahit nasabihin ko na malalim na yung, malalim boses nito. Pero pag kinanta ni Ken, nagugulat ako kasi parang iba pa yung ginagawa niya eh. Nung ginawa ko, parang ganun yung nai-imagine ko. Pero nung ginawa niya, parang mas malalim pa pala, mas rich. Na hindi ko madidinig na sa sarili ko lang pag pinakinggan ko yung demo na ginawa ko. So, parang dun talaga masasabi na yung dynamics ng boses naming lima. Even Justin, yung pagsigaw niya na, ingay! Talagang pinapush ko siya. Nakakabagod po yun. Kaya ako sa TikTok, pagkakata ganun po. Sobrang na proud po ako dito sa nagawa namin to kasi dito talaga makikita mo na talagang yung improvement ng bawat isa and yung extra effort to do something na hindi sila komportable. So ayun po, masaya po ako na ganito yung kinalabasan. And syempre thank you rin kay Sir Simon kasi nung ginawa ko po to, hindi po siya beat. Ginawa ko siya chorus muna kasi may nadidinig ako na, parang ganon. Tapos, ginawa ko yung chorus, tapos doon po kami nag-build ng mga, parang ginto, tunog ginto. So, nag-incorporate kami ng mga pickaxe na tunog, mga metal, mining, mga bagsak ng lupa, boom! Sa mo nadidigyan mo? Ayun, kaya po doon na-build ng ginto. Sobrang yung imagination. Hindi ko po alam eh, parang, siguro po, alam ko, hindi ko alam, baka mamaya sabihin, baliw ako, pero isang po, meron certain lang yun. Kore, magkakape ka lang, tapos may madidinig kang siren ng, na ambulansya. Parang may madidinig ka agad melody na pwede mong i-record agad sa phone mo, tapos incorporate mo in the future sa mga songs niya. So, ganun po yung naramdaman ko sa Gento. And, masaya po ako na talagang mamayagpag yung kanta. And ano yung nafe-feel nyo? Kapag, dahil ganun yung songwriting process ni Pablo, kapag... Ako ba minsan natatakot na? Siyempre po, ano yun eh, it's a creative process. Actually, opo. Kasi, parang iniisip ko po, parang kung isipin nyo po, yung pagsulat ng kanta, parang baka, medyo madali lang kasi sobrang daming gumagawa ng kanta. Pero pag you look deeper po na, imagine lima po kami, iisipin mo yung timbre ng bawat isa, yung pagkakasunod-sunod. Kasi siya rin po yung nagbibigay ng parts namin sa kanta. Parang yung anim na kanta yung ginagawa mo, yung instruments na ilalagay. Parang nakaka-amaze siya na, paano mo naiisip yun ng sabay-sabay? Paano mo nai-imagine yun? Kumbaga, talagang ma-feel mo yung hirap and yung pag parang kung gaano niya kagustong gawin or mabuo yung naiisip niya. So ay po talagang nakaka-amaze and nakaka-inspire din na parang gusto ko rin gumawa ng something like that. Tsaka hindi po for himself, kumbaga para sa group talaga yung ano niya. Kaya po parang doble ano po yun. Iba talaga, ibang kalibre. Ang gusto ko lang din i-share kasi syempre pag gumagawa ka ng kanta, lima yung kagrupo mo eh. Ay, lima. Apat lang. Parang ano eh, yun nga po na nakwento ko na parang nung pinapakinggan ko sa sarili ko, ang bland talaga. Kasi naiirita na rin ako sa boses ko. Pero pag nadinig ko talaga na nagsasama-sama yung lima, yung dynamics po talaga namin. Iba. Sabi ko, bakit ganito? Pag ako lang makapangit. Pero nung nadinig ko na sa amin, parang dun talaga na nakikita yung talagang personality or kung paano ibigay ng bawat isa. Hindi mo masasabi na mas magaling yung isa sa isa eh. Kasi everyone has their own strengths eh. Pagdating, yung kay Ken, hindi ko makaya gawin yun. Yung kay Josh, hindi ko makaya gawin yung ganung boses. Yung kay Sel, kakaiba to. Kahit na pag sumasayaw, yung adlib, ako po hindi ko kaya yun eh. Kore, kumakanta ka ng nag-adlib ka, tapos sumasayaw na napakataas. Kapakahirap po nun. Tapos, si Justin na mabait yung boses. Madidinig mo, Naingay mo, ang ingay sa TikTok, kasi nag-iingay. Lagi mo madidinig, kakanta, scroll mo. So, I'm very proud na kaya po namin gawin yung mga ganong bagay. And, yung mga, basta, alam nyo na yan.